Hello everyone, how are you today? Welcome back to Lior Production. And if you're new to my channel, my name is Ruel, freelance singer, music teacher, and choir conductor at the same time. Ngayong umaga, ang ating pag-uusapan, ang ating episode, ay ang tungkol sa voice type or voice types or voice classifications ng mga babae. So, kaway-kaway naman kayong mga babae dyan na nakikinig sa akin ngayon o nag-view ng aking vlog ngayon, ang ating episode ngayon ay para sa inyo. Pero bago yan, gusto kong ipakilala sa inyo ang aking channel. Okay, so simulan na natin. Ang una nating pag-uusapan na voice type ng mga babae ay yung tinatawag nating alto. Okay. Basic ang pag-uusapan natin, no? Pero, according to the vocal coaches of today, sa kasalukuyang panahon, may tinatawag pa rin silang contralto. Okay? Now, according to them, itong contralto ay uri ng boses ng mga babae na mas mababa pa kaysa alto. Ngunit sabi ko nga, ang ating pag-uusapan na ngayon ay yung basic lamang. So, ang focus natin ngayon actually ay yung sa alto lamang. Okay? Ang boses ng mga alto ay itong mga boses ng mga babae na medyo bahaw ang dating, ang tunog, malaki, makapal, mababa, at may pagka-soul. Okay? Alright. Or soulful. Okay. Technically, ang kanilang range ay nagsisimula sa F3 hanggang D5 or sa F in the third octave hanggang D in the fifth octave. And dito sa ating bansa, ang mga singers na may ganitong klaseng boses ay sina Pilita Corrales. Paano kung wala ka na? Nandyan din si Miss Jaya. Wala na bang pag-ibig sa puso mo? At sa international music industry, nandyan si Miss Toni Braxton. Unbreak my heart. So, anong napansin nyo sa kanilang boses? Diba mababa, makapal, may pagka-soulful, at makapal. Okay? Makapal at malaki. Alright. Now, ang ikalawang voice type or voice classification ng mga babae ay itong tinatawag nating mezzo-soprano. Ang mezzo-soprano, kagaya ng alto, ay isang Italian term na ang ibig sabihin ay half soprano o kalahating soprano. Sa term pa lang na mezzo or kalahating soprano or half soprano, ay magkakaroon na kayo ng idea na ang boses ng mga babae na may ganitong, ang mga babaeng may ganitong uri ng boses ay nakakaawit sila ng mga hindi gaanong matataas na nota ng mga alto o yung huling bahagi ng mga notang naaawit ng mga alto at yung mga hindi naman gaanong mataas na notang naaawit ng mga soprano. Okay? Balikan ko. Yung mga mezzo-soprano ay naaawit nila yung mga hindi gaanong matataas na notang naaawit ng mga alto at yung mga unang bahagi ng mga matataas na nota na naaawit ng mga soprano. So, masasabi natin na ang mga boses ng mezzo-soprano ay
hindi gaanong mababa at hindi naman gaanong mataas. That's why tinatawag silang half soprano. Okay. Technically, ang mga mezzo soprano ay may range from something like A3 or A in the third octave at F5 or F in the fifth octave. Okay? And dito sa ating bansa, ang mga singers na may ganitong uri o ganitong tone ng boses ay nandyan si Miss Lea Salonga. What a journey it has been. At sa international music industry ay nandyan si Miss Lady Gaga. At ang paborito nating lahat ni si Miss Mariah na si Miss Whitney Houston. Okay. Idagdag ko lang, no. Maraming mga sapantaha at maraming mga opinion na nagsasabing si Whitney Houston daw, ang yumaong Whitney Houston ay isang soprano. Ngunit base sa aking pagsasaliksik, sa aking research, ang kanyang vocal coach na mismo ang nagsabi na si Miss Whitney Houston ay isang mezzo soprano. Now, ang pangatlong voice type o classification ng mga boses ng mga babae, itong pinakamataas ay ang soprano. Okay. Yung mga soprano naman, technically, ang kanilang mga boses ay matataas, maninipis, matitining, at may pagka light and bright. Technically, ang kanilang range ay nagsisimula sa C4 or C in the fourth octave hanggang A5 or A in the fifth octave at pataas pa. And dito sa ating bansa, ang mga singers na merong ganitong klase ng boses ay nandyan si Miss Regine Velasquez. At nandyan din si Miss Morissette Amon. At sa international music scene ay nandyan ang paborito nating lahat na si Miss Mariah Carey. Okay. Now, sa tatlong na pag-aralan natin, siguro naman ay inyo nang maikukumpara, no? Or ma-differentiate ang boses, ang tone, ang texture, ang timbre ng boses ng soprano, ng alto, ng mezzo soprano at ng soprano. Ngayon, balikan ko ha. Basic lang ang pinag-aaralan natin dahil sa katotohanan lang, sa katotohanan actually, no, actually sa classical music, itong alto ay meron pang mga subtypes, yung mezzo soprano ay meron pa ring mga subtypes at yung soprano ay meron marami pang mga subtypes. So, ang tanong ngayon, sa aling voice type ka nabibilang? Okay? O anong voice type meron ka? Are you an alto? Are you a mezzo soprano? Or are you a soprano? So, please write your comment in the comment section. Ilagay nyo doon kung anong voice type kayo. Okay? At para mabasa ko naman, no? At maraming salamat talaga sa pag-comment ninyo sa pagsagot sa aking tanong. Okay? So, yun lamang ang ating pag-aaralan ngayon. Next time, ang ating pag-aaralan ay ang tungkol naman sa mga voice type or voice classification ng mga lalaki. Okay? So,
If you are not yet subscribed to my channel, I would like to request you to please consider subscribing to my channel by clicking subscribe and by hitting the notification bell below and by sharing and by liking this video and share it to your loved ones, to your friends, relatives, and to your benefactors dito sa Pilipinas and also in abroad. Okay? Thank you so much for being with me today. My name is Ruel. Hope to see you next time. Bye!